Magandang araw, tatalakayin po natin ngayon ang number one faulty eating habit ng karamihan. Alam niyo po ba ang faulty eating habit na to ay nagdudulot ng diabetes, ng hyperacidity, mabilis na pagtanda at iba pang karamdaman? Okay, simulan na natin. Ang too fast eating or mabilis na pagkain ay isa pala sa mga maling ginagawa ng marami. Alam niyo po ba kapag mabilis tayong kumain, ang tendency niyan ay hanap tayo ng tubig kasi syempre mabubulunan tayo. Kaso lang, mayroon po tayong dalawang klase ng digestion. Yung una, mechanical digestion. Yung pangalawa, chemical digestion. Yung mechanical digestion or yung pag-masticate o pagnguya ay kailangan pong manguya talaga ng maigi, mapaliit ng mapaliit yung mga peraso ng pagkain. Kagaya po, bigyan ko kayo ng example. Kung kayo po ay mag-blend o kaya mag-juice ng carrots juice, kapag i-chop nyo lang po yan without blending it, chinap nyo po into cubes kahit napakaliliit at kumuha po kayo ng panyo, ang tendency po niyan hindi kayo maka-extract ng maraming juices. Bakit? Kasi po malalaki pa. The same thing sa ating kinain. Pangalawa po, yung chemical digestion. Sa chemical digestion po, nangailangan dito ng mga enzymes, digestive enzymes, gaya po ng hydrochloric acid, ng pepsin, at ng iba pang enzymes. So, bakit po very dangerous ang nagmamadaling kumain at saka iinom ng tubig agad? Kasi po, itong mga enzymes na to, kapag ito ay natubigan, ang tendency po niyan ay mawawalan ng efficacy na magtunaw sila. Bakit? Kasi po, malulusaw yun. Normal po yun na malulusaw yung ating mga enzymes. So, ano po ang mangyayari? Doon po nagsisimula yung hyperacidity, yung diabetes, at saka mabilis na pagtanda, at saka nagkakaproblema rin po yung liver. Kasi ang liver din po, nagbibigay din siya ng mga enzymes, at ang gallbladder din po. So, kapag pinahintulutan po natin na mabilis tayong kumain, lagi-lagi, mahihirapan po yung ating sistema. Burden lang po sa kanya yung magiling, pero without proper mastication, kukunti lang po yung may extract na juices na magsisilbing nutrition dun sa ating katawan. Kaya po, mabilis tayong tatanda kapag tayo ay mabilis din kumain at umiinom ng tubig. Kasi kapag ang mga organs, sa mga digestive organs ay paulit-ulit din silang gagawa ng enzymes, ibig sabihin nag-overwork sila, nag-overtime sila. So, mas marami ang trabaho paulit-ulit, nagiging burden sa kanila, mas mabilis silang mapapagod at mas mabilis silang tatanda. So, ganun din yung ating itsura, pati yung ating face, yung ating skin, nagiging hindi na po tayo looking young, nagiging mas matanda na po tayo. Okay, so ano po yung payo? O ano yung tama? Ang payo po namin dyan, kailangan po natin namnamin yung ating kinakain. Kapag tayo po ay kumakain, kailangan haluan natin ng laway. Relax tayo, masaya. Hindi tayo naiirita, walang galit, hindi nagmamadali. At ang isip natin ay nagpapasalamat tayo sa biyaya na pagkain ay binigay ng Panginoon sa atin. At ano pa po? Ang isa pa pong payo namin dyan is kapag nagmamadali, kasi yan ba, malilate na, mas maigi na lang pong kumain tayo ng isa, dalawang kutsara na pagkain, nguyain na maigi, haluan ng laway, at dahan-dahan umalis na po. Pero kung hindi talaga kakayanin kasi nagmamadali, huwag po nating bubultuhin, mabilis ang kakainin yun, tapos tatakbo, hindi maganda yun. Mas maigi pa nga po dyan, i-umit natin. Or huwag na tayong kumain, pumunta muna tayo sa ating lakad, at kung nandun na tayo, let's say sa eskwelahan, nandun tayo sa eskwelahan, allow yourself na maging relax na, pag relax na, saka lang po tayo kakain. Yan po ang aming mapapayo dyan. Kaya laging tatandaan na ang health is not by chance, it's a choice.